Hi guys! Ito ang kalawakan dito. Nag-harvest na naman ng square bales at saka hay. Ayan o, mayroon na kaming pagkain ng hayop. Hi guys! Ito na naman ako ngayon dito sa aking probinsya ng Texas. It's my Pinay rancher in Texas. And now I'm checking out because today is the first day of harvest ng hay across the street. Ngayon lang talaga nakapag yung biller namin na mag-harvest dito ng hay. So ngayon lang, first time harvest of the year. Ayan o, I'm gonna show you. Alright, see you then! Super init ngayon. Naku, ang init talaga. Oh, naku, ganyan. Yeah. Parang naluto ako sa kainit. Alas 5 na ng hapon dito. Super init talaga. Well, nagluluto ako. Ayan. Dito muna ako. Ayan, oh. I'm here at the farm. Look at that. They're start harvesting the hay for our livestock. Ang dami naman. 100 bales at 250. Let's see later. Ayan, oh. It's the fair bill. It's like $65 per piece. So now we're glad because it's time to harvest in here for the first half of this year. So by November, I think, before it winter times, need to harvest again. Yeah, they have different cuttings though, square bills. Yeah, good. See, checking out here. Trying to look and see, it's all up there. It's 150 of this. Usually they harvested that 150 bales per harvest. Look at that there. See, ang ganun ng weather dito ngayon. Ayan, put on the line, ganun yan sila mag-harvest. Super hot today. Ganyan yung harvesting nila. Maganda ang tubo dito after sa harvest pag umuulan kasi green lit. Yan. So yan. Tingnan nyo ba yan? Ang lawak, di ba? So pag binibinta yan, of course, malaking pera. Malaki din ng taxes, of course, dito sa Texas. Pero pagkain lang yan ng mga hayop namin kasi pag after sa pag winter time, so wala talaga silang makakain, walang grass. So lahat is wala. So need namin mag-stocks ng pagkain. So last time nung hindi pa to na-harvest is bumili talaga kami mga 15 hay bales. So malaki na din yung pera na yun kasi 60. Buti tag 60 yung isang hay. Isang roll ng hay bale. So ito, yan. Laki pa yan, nandoon pa yan. Oh. Tingnan mo. So yung biller na dito is Mexican sila. Kaya hati eh. Yung biller, hati sila dito ng kung ilan ang ma-harvest. Ayan. So ganun talaga. Hindi madali maging farmers dito. Ayan. Ayan. So this area, ginamaintain ito pag mowing every week. Okay, para maganda siya tingnan kasi uphill. Yan. I see yun na coming. Oh. I can check it out. Yan, oh. You see that? Sila. Coming here. Mahangin sa labas, mahangin. Yan. You see that? This is how they do it here. Look at that. Yan. Lalabas na yung You see, yan yung machine. Machine na lalabas yung hay. Ayan o. Ganun yan. So see, this is how it is in here. So, malawak siya. Malawak na lupa yun. Malaki din taxes dito. Kaya, pag may mga hayop ka dito, there's less taxes ang mababayaran. So, mag-tip kasi pa ganito. Lalo na
pag ibibinta mo to, ay naku, malaki kaya to kita. Ayan o, organic kaya yan. Ano na ngayon eh, mag-alas 7 na eh, ng gabi. Oh, alas 6 pa pala. Ayan o. Ayan, until pa yan doon sa doon banda. Naku. 40 acres to eh, 40 acres. Puro hay lang. Okay. Ayan o. Yung ano sa ito. Maganda din kaya dito pag maraming baka, kaya hindi lang ano, kasi need lang mag ano ng hay bales. Yan. So maganda di ba pag ganito lagi, nako. Lalo na pag ano, uulan na, tutubo na naman ito, tapos mag-harvest na naman siya mga ano, mga before mag-winter. So pangalawang beses mag-harvest isang taon. Para sa livestock namin, sana makaano kami ngayon, eh, makarami. So that's good because the ano din, mayroon din silang square bale para sa horses. Square size. Yeah. So ganito talaga ang buhay dito sa aming probinsya ng Texas. Pinapakita ko lang kasi nag-harvest ngayon at naabutan ko kasi I just came from work. And of course, busy din ang buhay dito pag weekends, weekdays, you know. Kasi hindi naman ako umasa sa asawa ko at mayroon naman akong kita. Ayan, nagtatrabaho. Kaya minsan vlog din pag may time, pag maabutan, 'di ba? Ganun lang. You see? So here we have our hay to our livestock again. So hindi na kami bibili sa kabilang bayan. Kasi nga nagka-harvest na ngayon, 'di ba? Ganun lang. Super ang init dito talaga ngayon. The time now is 6:30 p.m. Ayan, so ganito talaga ang buhay. So guys, thank you so much for watching my short vlog for today. This is me, Pinay Rancher in Texas. Of course, dito ako sa aming ano, sa aming kalawakan dito, nag-harvest ng mga pagkain ng mga baka at horses. Alright, thank you so much. See you again next time. And thank you sa pag-view ng aking video. Ang buhay Amerika dito sa Texas. Bye!